At pwede bang makita yung pag-hug ng dalawang magkapatid? Pwede naman po. Okay lang? Kalinga ni tatay. Wow! Aking tatay, may haligi ng tahanan. Sipag at sigaboy, di matatawaran. Hello guys, gusto ni Kayaram, kamusta yun yung kapatid ko? Bye-bye. Hala, naiya po siya. Naisipan ko pong kamusta yun po yung kapatid po ni Kuya Tony dito po sa... Sa YK. YK Farm. YK Farm. Para po kamusta na rin po natin siya. So, bye guys. Bye po. Bye. Ay, sorry. Guys, malapit na po kami sa kapatid ko. Ito na po. Ito? Pwede tayong pumasok o dito lang tayo? Siguro dito lang po kasi... Ah, sige. Baka po magano sila eh. Ah, sige. Depart na lang tayo dito. Tapos tawagin mo, no? Apo. Pwede dito, no? Guys, sunduin ko lang po yung kapatid ko. Galing ah. So, hintayin ka namin ah. Ingat ka. So, ano maliban sa pagsayaw, Kuya Boy? Ano yung alam mo pang gawin? Mag-drawing. Wow! Painter ako. Medyo sanay naman ako mag-drawing. Si ate kahapon nagpa-drawing sa akin. Drawing lang po. Pero, gusto kong makita din. Sige po. Sige guys, mamaya na lang po pagdating po ng kapatid. Naihiya. Pabasok kami. Ayun. Kumusta kuya? Okay lang. Para kayong pinagbiyak na bunga yata. No? Oh, kumusta ang trabaho mo dyan? Ay, pangalan mo pala kuya? Mark Anthony. Mark Anthony, kumusta yung trabaho dyan, Kuya Mark Anthony? Ayos naman. Okay lang, makausap ka namin sandali. Okay lang. Gusto kasi ni Kuya mo, nakausap ko ng isang araw, na gusto niyong, pati ba ikaw gusto mong umuwi, makamusta yung mama mo, mga kapatid mo? Watak-watak na rin po din. Kasi natanong ko na kay Kuya, kung wala ba siyang ginawang paraan na para magkabalikan yung mama at papa mo? Gumawa na rin po kasi wala na po talaga. Sama-sama po kami nun na ginawa namin parang pagdating ni papa nun. Ayaw naman po ni mama. Kaya nasira rin. Ginawa namin parang nasira rin. Kasi ayaw naman din po ni mama na magkasama sila at matulog sa atin. Kahit wala nung mangyari. Kahit kung sama-sama lang kami matulogin talaga. Ayun talaga. Pag doon naman daw papatulogin si Papa, siya naman daw po lalabas. Ang alis. Para tumatulog sa iba. Siguro wala na chance na magkabalikan po yung dalawa. Sa ngayon, Kuya Mark, ikaw yung nakakatanda sa mga kapatid. May plano ka ba sa mga kapatid mo? Pwede ko bang malaman kung ano yung nasa isip mo? Gusto ko naman po kasi magsama-sama pa kami ulit. Yan ang po yung gusto. Yung magbubong yung pamilya. Sa mga kapatid mo na gusto mong makasama, baka may gusto kang sabihin. Hindi na rin po kami kilala. Malilit pa lang yun. Kinampa. Mga sanggol pa lang po yun. Kinampa na po yun. Siguro mga sila po mga nakita nila yun. Pero halos hindi na po kami kilala nun. Kaya po hindi ko pa rin po nakikita kahit mukha. Sino yung mga sanggol? Yung mga ano na, bunso na? Yung... Bunso. Oh my goodness. Ano ba to? Akala ko medyo malalaki na kayo lahat. Yung panganay po sa amin, nakita ko po yan. Nasagapan lang po yun. Tanda na po pinampay niyan, mas 15. Yung bunso niyo kaya, Kuya Mark, ilang taon na yan? Sanggol pa lang po yan. Ano pa lang po na nalang. May sakit po kasi sa puso yan. Oh, kaya po pinampan. Ilang taon na kaya siya?
tagal di ilan limang taon na yun? Mga ilan. Sa tingin mo lang, kuya? Nasa 15 ko niyan, mga... Mga 10 na lang. 12. 12. So, ibig sabihin, maliit pa lang talaga, pinaampo na. Ay, kami naman po wala kung alam. Kasi, simula na po na lumalaki kami, nagtrabaho na po talaga kami. Paspas na po talaga kami ng trabaho. Kaya, hanggang umaalis silang dalawa, eh, kahit wala kami pag-iisip nun. Hindi namin alam na eh, ganun gagawin nila sa mga kapatid namin iba. Kaya, yun, masasabi ko talaga, ano, makita na namin sila. Magsasama, tapos magsama-sama na rin po kami para yun lang nung kumayin ko, magsama-sama kami. Eh, kasi kahit saan naman po namin hanap, hindi namin makikita. Kasi mamaya po eh, nakikita namin, hindi naman namin kakilala. Hindi namin mukha. Kasi hindi pa namin nakikita simula na lumaki kami. Hindi naman sabay-sabay kami lumaki. Hindi naman po kami sabay-sabay na makita namin. Malaki kami, tapos malaki sila pagkatabi. Baka kahit nakikita po namin, parang siguro, hindi namin po kasi nakikilala yung mukha eh. Kung po sila yun o hindi. Ang hirap naman pala niya, Kuya Tony, no? Hindi mo alam, nakasalubong mo na pala. Oo. Pero hindi niyo pa tinry maghanap sa Facebook? Sa mga Facebook po, eh, halos wala naman po kami alam dyan sa Facebook na yun. Oo. Kasi simula po ng ano kami, hindi na po talaga kami mahawak ng cellphone. Puro paspas po talaga kami natabaw eh. Oo. Pasensya na, naiintindihan ko, no? Ano yung laman ng puso mo, isip mo, na gusto mong sabihin ngayon sa akin? Pwede bang malaman? Eh lang nga mo po, gusto kong mangyayari sa amin. Sama-sama kami na buo po. Kompleto. Yung masaya-masaya po kami sa amin. So sa buong buhay nyo pala, hindi nyo pa naranasan na makompleto kayo? Okay. Kahit apat lang kami. Magkakapatid. Tapos sama lang mga nanay at papa namin, hindi naman po namin makompleto yan. Kahit wala po iba, hindi pa rin ako kompleto kami. Eh kasi si papa lumayo na nga kasi ayaw na talaga ni mama. Kaya humanap din ng trabaho si papa na iba. Na malayo din po kasi ayaw, parang ayaw na din ni mama makita si papa. Nagagalit din po sa amin si mama kasi pag nakikita niya si papa. Si papa naman, kahit anong gawin ni papa eh, ayaw naman pakinggan ni mama. Ay, kaya lumayo-layo rin si papa para hindi rin magagalit. Kasi pag nandun ako si papa sa bahay ni mama eh, madalas po lagi sila nag-aaway eh. Kaya si papa na po nag-ano, lumayo para hindi sila mag-aaway. Ganun. Eh kami, pinupuntahan lang po namin sila. Kuya Mark, kasi naisip ko lang, kasi siyempre ayaw nyo na yung buhay nyo ngayon ay maipasa nyo sa magiging pamilya nyo, di ba, sa susunod? Saan lang po, pagka halimbawa po nagkasawa po, sikapin ko yung sarili ko na palaki ng maayos kapag mga anak ko. Para mapakita sa mga magulang ko na hindi ko magagaya yung lagaya sa amin yan. Pwede bang ano? Marinig ko yung message mo sa mga kapatid mo, kuya. Kasi mapapanood nila to, panigurado. Sana lang pag napanood po kami yan, maisip ko yung mga kapatid na ulila na gusto silang makita. Matanda na rin po yung unang pinampan, kilala na po kami. Anong yung gusto mong iparating kay mama at papa mo? Paniguradong mapapanood din nila to, kuya. Bilang maano sa nila, mabulang po yung pamilya namin. Masaya naman na po ako nun. Pagka yun lang ang pahinihiling ko po sa akin. Sabi ko nga, hindi habang buhay, nandyan tayo, mamamasukan ng ano, no? Ano yung plano mo sa buhay? Kasi hindi naman din po kami kasi mapupunta sa sinasabi niyo po kasi wala naman din po kami pinag-aralan. Hindi na po kami humihiling na malaking sahod na harapat-rapat sa amin kasi wala naman kami na ano. Natapos pero okay na rin po kami sa siguro sumatrabaho ganyan.
Kasi nasanayan na rin po namin na magtrabaho sa san-san or mabababa yung sahod. Siguro yun lang po at aming salamat. Hanggat maaari, para sa akin, alam ko magkakaroon din kayo ng pamilya, no? Payo ko din naman yung magiging anak nyo ay ganyan ang hirap din, no? Siguro naman po, kung magkano naman ako eh. Alalayan ko lang po siya. Hindi ko lang po tutularin na nangyari sa amin ngayon. Kasi iniisip ko ngayon, ano yung pwede kong maitulong, hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo, para darating yung panahon na kahit papaano eh, meron kayong masasabing, kahit hindi siya napakalaking negosyo, pero pwede niyong pagyamanin, palaguin ba? Sa tingin nyo, pagka ba nakauwi kayo sa inyo, meron ba tayong pwedeng makapag-start ng pangkabuhayan nyo doon? Pwede naman po, pero yung problema lang po yung pag-aanohan ng bahay kasi mapahal lang po kasi kami. So wala kayong sarili nyong lupa? Meron naman po, pero malayo sa po sa amin. Oo. San kuya? Mindanao po. Butuan City. Matatravel pa tayo dun? Well, kami po, dito na po kami pinanak. Kahit kailan, di ba nga po kami nakapunta lang. So yung mga lolo't lola nyo, hindi pa po namin nakikita yun. Simula po nang lumaki kami. Kahit nga po picture lang, wala kami nakahawakan ng yun. Kaya talaga pong mabigat talaga po talaga yung dadaan namin. Baka may gusto kang sabihin kay Kuya Mark mo. Sabi ko lang po sa kuya ko, mahal na mahal ko po sila kahit ano po mangyari. Kasi ayoko po kasi maulit yung watak-watak na nga po kami, tapos malalayo pa po siya. Kaya nga po sinasamahan ko para maalala ko naman din po yung mga kapatid ko. Kasi po siya po nagbibigay ng ano sa akin, mensahe na huwag ko na po isipin doon yung ano, mga kapatid ko. Kasi nandiyan naman po siya. Kasi parang nakikita ko naman din po na ano, kompleto pa rin po kami. Ano, sabi ko lang po, mahal na mahal po siya, tapos mag-iingat po siya lagi. Hindi lang po. Anong sagot mo doon sa kapatid mo? Mahal ko rin naman po sila. Gusto ko nga po kompleto na para maayos po lahat ng ano, problema eh. Maraming salamat po kung kasi naano nyo po yung natanong nyo rin po yung tungkol sa buhay namin. Baka po matulungan nyo kami. Salamat po talaga. Maraming salamat sa family ni Ekram po, sa senior rin po, tapos kay God din po, salamat. Kami, Kuya Tony, ano to, kaligayahan namin na makapagpaabot kami ng pagmamahal sa inyo, no? Hindi lang naman ako, kasama yung Katekram family, tsaka yung mga Katekram family sponsor natin, no? At gustong gusto at proud na proud ako sa kwento ng buhay mo. Kasi nagdadamayan kayong magkapatid sa kabila ng hirap ng buhay, no? Kuya Mark, sobrang proud din sa'yo sa payo mo na ibinibigay sa kapatid mo, no? Sana huwag magbago yung pagmamahal mo sa kapatid mo, no? Lalong-lalo na kayo lang yung magkalapit dito, no? May nabasa ako sa comment. Gusto mo daw mag-aral? Parang may tanong doon. Siguro yun po talaga gusto talaga mangyari sa buhay ko. Gusto ko rin din po kasi kahit konti ano naman din ako. Gusto po talaga yun na mag-aral ulit na bago para maano ko rin po yung buhay. Alang-alang naman din po sa mga magulang ko. Ganun. Baka doon ko po makuha yung na hinihiling ko na sana magbuo kami tapos natupad ko sana yung hinihiling ko sa ano, magulang ko na makabawi naman ako sa utang ko naman sa kanila. Kasi kahit yung hiwalay-hiwalay naman kami, pinapakita naman din po nila sa amin na anak pa rin po nila, turing nila sa amin. Sana naman po mapalitan ko yun. Kahit saan natin tignan, magulang at magulang natin sila at kailangan natin silang igalang na lang, no? Talaga minsan, nagkakaroon ng problema, hindi pagkakaunawaan, na ang higit sa lahat na ano talaga yung mga bata. Yan, gaya nga ninyo.
kaya talagang naapektuhan higit sa lahat, no? Kuhanan nyo na lang ng inspirasyon o lakas ng loob para mas lumaban sa buhay, no? Kuya at Kuya Tony, Kuya Mark. At ako'y sobrang natutuwa sa kwento ng buhay niya at marami akong natutunan sa buhay, no? At pwede bang makita yung paghag ng dalawang magkapatid? Pwede naman po. Okay lang? Hello guys! Hello guys! At yan, bagong ligo po ako. Ako rin po. At pagka nakakaligo po ako, dun lang po ako kinikis ng ating panganay. Walang tunog. So, anong gagawin natin ngayon, nak? Tula po. Wow! Oh. So, sino mauna? Sa inyo, si Luis po. Pogi naman ang anak ko ngayon na... With action, nak, ah. Ah, sige. Yung ano muna, bukas na lang. Bakit, tatay? Isang taong nilalang ng Diyos, binigay niya sa amin pamilya upang maging pantay ng bawat isa. Siya'y walang iba kundi ang aking tatay. Matalino, masipag, at matyaga. Tunay na napakabuti ng aking tatay. Walang ibang kapantay sa kanya. Tunay at wagas na pagmamahal niya. Aking tatay, katuwang ni nanay. Aming kinabukasan, taming hangad nila. Di alintana ang hirap sa paggawa. Pagkat nais niya kami ay masaya. Aking tatay, tunay na napakabuti. Di alintana ang hirap ng buhay. Makamit lang ang aming minimimpi. Pinapansin buhok na niya'y umuputi. Siya'y kaloob ng Diyos sa amin. Para siya ay aming mahalin. Bow. Thank you na. So next, ang ating panganay. Halinga ni tatay. Aking tatay, ikay haligi ng tahanan. Sipag at tiyaga mo ay hindi matatawaran. Katawan ay parang Superman. Bawat minuto at oras, walang masasayang. Sa pagtawag ni inay, di ka lumiliban. Agad dumarating upang siya'y tulungan. Hindi alintana ang pagod mong katawan. Para lamang kami iyong paglingkuran. Iyong pagsisikap at pagtiyaga, tunay na kahali-halina. Gagawin ng lahat, tapos lang ang aming mga pangarap. Ang iyong mga ngiti kay dala kong makita. Ngunit ang iyong puso aming nadarama. Sa bawat tagumpay ng aming natatamasa, alabis ang iyong tuwa at sasaya. Salamat sa kalinga at handog ng pagmamahal. Salamat sa pag-aaruga at mga pangarap. Salamat sa pagsasakripisyo para sa aming kinabukasan. Sa mga sakuna, kami hindi pinababayaan. Nagbagyo at baha at panahon ng COVID-19, kami binabantayan para sa aming kaligtasan. Salamat sa iyong kalinga ko, aking tatay. Galing ah.